Nobody's perfect, kasabihan nga ng maraming tao. Karaniwan, kapag mainit ang ulo natin at nakakaramdam tayo ng galit, nakakapagbitaw tayo ng mga maling salita at maling desisyon na nagdudulot ng maling impresyon sa karamihan. Bago natin talakayan ang isyu na ito, kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at hit mo na ang bell button para updated kayo sa aking mga post. Tunay nga namang malayo na ang narating ng isang issue tungkol sa isang bata na di umano'y pinahiya at minaltrato ng sangguro na si Melita Limjuko. Naging trending ang issue na ito at humakot ng libo-libong batikos para kay Mr. Rafi Tulfo. Kung atin pong babalikan noong November 18, 2019 sa programa ni Mr. Rafi Tulfo, nakapagbitaw siya ng isang suhestyon na hindi matanggap o hindi natanggap ng maraming netizen. Samot-saring pambabash o pambabatikos ang kanyang natanggap ukol sa suhestyon niya na mag-resign na lamang ang naturang guro at bukod doon ay tatanggalan ito ng lisensya. Naging maugong ang usaping ito. According nga kay Mr. Rafi Tulfo, ay naging national issue ang usaping ito at parang naging isang circus. Matapang naman na inamin ng naturang host o ni Mr. Rafi Tulfo na naging harsh siya sa kanyang suhestyon. Dahil isa siyang mediator, ukol sa kanya naging emosyonal siya sa mga nabitawan niyang salita. Dahil nga sa maraming nag-comment about sa issue na sumasang-ayon sa guro, nakapagbitaw po ng pahayag si Mr. Rafi Tulfo na paghaharapin na lamang niya ang dalawang kampo at kaniya itong pagbabatiin. Sinabi rin niyang makikinig siya sa mga netizen since ang mga netizen naman ang bumubuhay ng kanyang programa. Ngunit kamakailan lamang ay kinumpirma ng abogado ng guro na si Attorney Joseph Noel Estrada na nagkaayos na ang mga magulang ng bata at ang guro na si Mrs. Melita Limjuko. Dahil nga sa inihayag ng naturang attorney, naging masaya ang maraming netizen, lalo na ang mga guro. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mamatay-matay ang issue na ito. Maraming kumakalat na balita, nasasampahan daw ng kaso si Mr. Rafi Tulfo at pahihintuin o sususpindihin ang kanyang programa. Hindi naman po lingid sa kalaman natin na marami din naman pong natulungan na tao si Mr. Rafi Tulfo. Kaya mga moms, kayo na lamang po ang humusga kung dapat pa bang kasuhan si Mr. Rafi Tulfo o dapat pa bang suspendihin ang kanyang programa since nagkaayos na naman ang dalawang kampo. Thanks for watching mga moms and don't forget to like and subscribe and hit the bell button para maging updated kayo sa mga posts ko.